Magandang araw muli sa ating mga manonood. Welcome to another episode of Cine Pinoy. At ako po ang inyong lingkod, Gigi Javier Alfonso. At ngayong araw, isang batikang thespian at award-winning actor ang makakasama natin ngayon. Kinagigiliwan ng mga manonood bilang si Tata Nanding. Please welcome one of the most respected actors in the industry, Fernando Nanding Josef. Hello, Nanding. Hi, magandang araw sa iyo. Magandang araw. O, ay tayo'y septuagenarians. May mama. Ano ibig sabihin nun? Ayun nga, di ba? 70 and up. Okay. O, 69 and up. 70 and up. Okay. At bago tayo magsimula, sa ating mga kwentuhan, ito, meron akong dramatic pose, sesura. Eh, magbabalik ang Cine Pinoy. Welcome back to Cine Pinoy, and our guest for today is veteran theater and film actor, Nanding Josef. So, pupunta na ako sa first question natin. Before I throw this question, I'm very curious. Ito, sino ba si Nanding Josef? Simpleng tao, actor, administrator, cultural worker, lolo. Lolo. Oo nga. Oo. So ilan ang apo mo? Madami? Mga 20 na siguro. Oh, wow. Wow. You're well, that's such a gift, di ba? Yeah. Maraming apo. Nagsimula ka, well, nagsimula ka raw sa pamilya ng mga mangingista at magsasapato sa Marikina. At sabi mo, dati ay wala kang kaalam-alam sa pag-arte. What were your initial thoughts on acting nung panahon na yon? Malaki bang ambag ang pinagmulan mo doon sa ganung background? Mahirap. So, tell us about that. Dahil nga mahirap kami, taga Marikina. Taal kami taga Marikina at nakita ko yung kahirapan ng aming pamilya. Magsasaka yung lolo ko at saka naging sapatero at saka factory worker ang tatay ko. Nanay ko gumagawa rin ng sapatos. Bata pa ako, nararamdaman ko na na kailangan akong tumulong sa pamilya. Eh, naisip ko lang na pwede kong maging trabaho in the future na palagay ko kikita ng malaki para makatulong sa pamilya ay maging doktor. Kasi yung image ko... Malaki kita ng doktor o yung image ng isang mayaman? Ano ba itsura? Image kasi ng mayaman para sa akin. Yung doktor namin, nung bata kami, may kotse, malinis ang damit na puti. Hindi ko naisip ang pagiging artista during that time. Wala sa isip ko yun. Dumating lang yun later on. Nasa college on na ako. Pero, so, nabanggit mo nga doon sa isang interview na, you know, you want to be a doctor. Tapos, pumasok ngayon sa UP Diliman. Saan ka napunta doon? May nag-advise kasi sa akin na kung gusto kong maging doktor, pero dahil konti lang aming pera, pwedeng parang stepping stone sa College of Medicine ang mag-aral muna ng zoology. Kasi ayun, pinasok ko yung zoology, natanggap naman ako sa UP, pero siguro second year, third year, mababa ng grades ko sa math, physics, chemistry. Medyo napansin mo na parang... Pero mataas sa zoology. Ah, okay. Kaya tinuloy ko yung zoology hanggang makagraduate ako ng zoology. Nakalimutan ko na yung pagiging doktor during that time. Dahil
parang naisip ko, pag doktor yata, kailangan magaling sa chemistry, sa math, at saka sa physics. Zoology lang yung ano mo. So I graduated with a degree, bachelor in zoology, noong 1969. Wow, parang shift, malaking shift yun, ha? Zoology to the world of acting. Yeah. So nagsimula ka bilang aktor sa teatro bago sa pelikula, di ba? Mm. So, ang naging foundation mo ay PETA. Yung Philippine Education Theater Association. Mm. So everybody knows PETA. So yeah. Tell us about that. On my third year of teaching dito sa UP, nagsimula ako maghanap ng ibang pwedeng gawin that I thought would make me feel better as a human being. At doon may nag-advise sa akin na kailangan daw ng PETA ng bagong actors doon sa kanilang theater production sa Intramuros. Si Monsignor Cesar Pagulayan was taking mass comm during that time. Kaibigan ko, sabi niya, punta ka doon. Si Mario de los Reyes was with PETA during that time. Nag-audition ako, natanggap ako. That was 1973. So yung 1973 all the way hanggang 1988, I was in PETA doing theater productions na merong social relevance. Oo. Yun ang yung simula. Pero iba-ibang role, but basically actor ka. Yes. Ibang, iba-ibang roles. Oo. Pero laging api. Aping magsasaka. Versatile na api. Aping magsasaka, aping pare, aping katutubo. Basta laging yun. Laging api dahil that was what PETA was doing during that time. Doing productions that reflect the lives of the oppressed. The everyday lives of oppressed, yes. So, yun yung background mo. Sino ba yung ating mga guro nung panahon mo sa PETA? Si Lino. Yung trabaho mo. Lino Broca was the executive director during that time. Pero malaking naging influensya ni Nick Chongson, ni Dr. Bian Lumbera, si Doreen Fernandez. Sa orientation ng PETA during that time. Kaya yung productions namin at saka yung workshops ng PETA ay parating nakatutok sa paano makakatulong ang theater sa conscientization, sa education, sa pag-expose ng mga corruption during that period. Pero alam mo, nanding pag tinitignan kita, lagi kong sinasabi, parang mahiyain. Mahiyain ako. Di ba? Pero pag nando ka na, nagpe-perform, wow, you know, a big leap to the character. Ganon yung ano eh. Sikreto. Oo, sikreto doon. Hindi naman siguro talaga sikreto. Parang para sa akin, ang laki ng naitulong ng PETA for me to internalize the motivation na kailangan merong maging instrumento ka for change as an actor. So, pag binigyan ako ng role, dahil nga ang karamihan ng role ko ay tungkol sa mahirap, saka tungkol sa oppressed sector, madali kong na-internalize at madali akong makapag-memorya at madali kong naipapalabas yung character doon sa theater production mismo. So, hindi naging mahirap para sa akin yung pagganap ng papel ng mga characters na napaka-familiar talaga sa akin. Kaya nawawala yung hiya. Nawawala. Walang hiya. Gusto ko rin, I'd like everyone to hear you talk about the shift of medium. Diba? May kaibahan ba ang pag-arte sa teatro at sa pelikula at sa television? Lumalabas ka rin dyan. Yeah. Sa akin naman, parang hindi ako talaga conscious doon sa differences ng medium. Merong napaka-importanting common technique or strategy sa pag-arte. Yan yung sense of truth. Kailangan maintindihan mo yung mabuti yung character, yung psychological nature niya, plus yung milieu kung saan siya nabubuhay,
Pagkatapos, kailangan mo lang maging aware kung nasa theater ka, ibig sabihin maraming taong live audience, so you have to project your voice, you have to project to do bigger physical movements, pero ang hindi dapat mawala yung sense of truth. When you're on cam naman, alam mo na ganun lang yung makikita ng manonood. You have to avoid... Small screen, no? Yes, the small screen. So we're talking about film and television or both television? TV and film. Magkaiba pa rin yung film. Kasi pag big film. Screen, parang mata lang yata ang Depende sa eksena. Pag close up, whether TV or film, talagang kailangan mas maliliit ang movements. And I think mas malakas ang challenge sa sense of truth because ang sense of truth ng emotions at saka intentions mo sa mata nakikita. Pag masyadong magalaw ang ulo, hindi masyado nakuhuli. But when you're doing a film, depende rin sa director, pag long shot, mahilig sa long shot. Para ka rin nasa teatro. Kilala ko yung director na yon. Si Lino naman mahilig sa close-ups. Sa close-ups. Pero may ibang director. Nakilala rin natin. Nakilala natin. May ginagawa akong pelikula. Ngayon, with him. Okay. So, ipagpapatuloy natin ito at ang ating kwentuhan sa pagbabalik ng Sine Pinoy. Nagbabalik ang Sine Pinoy at ang panauhin natin ngayon ay si Nanding Josef. So, Tata Nanding, tayo ay tingnan natin yung past mo, di ba, naging Vice President ka ng Cultural Center of the Philippines at naging Director ng Philippine High School for the Arts at ganun din Artistic Director of Tanghalang Pilipino. And, dagdag, ang dami eh. Chairman of NCCA's National Committee for Dramatic Arts. Tell us about that. Diba? Napaka, yun yung mga... Napaka prestigyoso mga posisyon. Oh, pero lahat ng mga positions na yan, hindi ako nag-apply. I was always parang pushed to do it or to accept the position. Dahil, reluctant akong maging administrator or arts manager. Mas gusto ko talagang maging artista. Pero dahil naramdaman ko nga yung lumalaking yung responsibility ko talaga. Para sa theater and para sa arts and culture, hindi ko talaga natatanggihan. Especially pag nalaman ko kung ano yung mga arts and cultural program na malaki ang maitutulong sa iba't ibang communities. No? Like for example, yung sa Philippine High School for the Arts, napakahirap ng sitwasyon noon eh. Ang dami kailang ayusin in terms of program, in terms of organization ng eskwelahan. Pero mga bata yun, talagang yun yung problema natin. Yes. Artists. So, malaking responsibilidad yun. Parang nakita ko, kung may maitutulong ako, dahil ako nga ay graduate din, hindi lang ng zoology, master in education, major in counseling. So, yung arts... theater arts specifically, ang pinag-aralan kong instrument para sa development ng self-concept ng mga kabataan. So nakita ko, pwede kong itulong yun. So nagawa ko yun, 6 years. Yung sa CCP naman, hindi pa ako tapos ngang, pakiramdam ko, hindi pa ako tapos sa Philippine High School for the Arts. Inimbitahan ako to go back to CCP para maging artistic director and vice president of the institution na reluctant din ako kasi ang hirap, ang laki-laki ng trabaho at ang daming sosyalan na hindi naman ako masyadong nag-enjoy parte sa, na yun, sa sosyalan. Pero malaking responsibility rin yung pagtulong sa mga adult artists naman and cultural workers ng Cultural Center of the Philippines at saka ng, pati yung National Commission for Culture and the Arts. Pero pinipilit kong umarte
every now and then. Oh, nakakasingit. No? Yun yung energy and, ko. Yun yung may break ka yes. from administrative duties. Yes, So, sa halos kalahating siglo ng experience mo sa industriya, what are some of the highlights and memorable moments from your career so far? Anong pinaka memorable? Oh. Question na yan, parating ang sagot ko, no? Napaka life-changing para sa akin ng aking preparation para sa pagganap sa role ni Makliing Dulag, yung Kalinga Chieftain na pinatay ng mga military during the Marcos period dahil pinagtatanggol niya yung lupa nila, the ancestral domain of the Kalingas and the Cordilleras. No? Pinag-aralan kong buhay niya, in-expose ako doon sa community nila, plus yung kanyang buhay na nakadikit siya sa lupa talaga nila at saka sa kultura. No? And that's only one of the indigenous communities na puntahan ko. Ang dami pa. Mm-hmm. Na parang para sa akin, kitang-kita ko kung saan tayo nang galing at kung ano yung nawala because of the colonization ng Amerikano at saka ng mga Kastila. Parang para sa akin, ang laki ng naitulong nun para ma-realize ko that there's so much that we have to do to develop our sense of nationhood. Maraming sinira at saka inalis eh. And I felt that theater and arts and culture in general ay malaking maitutulong para maibalik natin ang self-esteem natin as Filipinos, ang culture of assertion, tsaka yung sense of pride, tsaka yung pakikipaglaban sa mga oppressors, whether local or national or foreign. At yun ang nararamdaman kong para sa akin napaka-importante sa aking career. As an artist. So, importante rin for an artist to do immersion. No? Yes. Kasi, yes. Paano mo feel kung hindi mo naman ka halubilo ang gagampanan mong role? Mm. You lived with them, yes, diba? Yes. Actually, compared to other artists and cultural workers, ako mas experiential ang nakuha kong acquisition ko ng knowledge kaysa sa pagbubasa ng libro. Yung immersion na sinasabi mo is very important. No, di ba? Doon ko nakikita kung gaano kadakila ang mga Pilipino, lalo na yung hindi na influensya ng mga colonizers. Ang values nila are so noble. Iba, no? Iba. Sana mas marami pang makakita nun. Tayo and to really feel it, di ba? So, eto, punta tayo sa what advice, di ba, would you give to our actors? Be selfless. Kasi if you're an actor, if you're an artist, lagi kang pinapalakpakan ang lakas ng tendency na maging self-centered. Para din mga politicians yan. Pag nabigyan ng power, pang pinalakpakan, ibinoto, there's a huge tendency na lumaki yung ulo, makalimutan ko ano talaga yung public service at puro sa sarili at saka sa pamilya at saka sa mga kaibigan yung nagiging major attention. For artists, especially art educators, saka cultural workers, kailangan hindi sarili ang iyong iniintindi. Intindi mo yung sarili, yung physical being mo, mental being mo, but not for yourself, not even just for your family. It's for the greater majority of the Filipino people. Na hanggang ngayon, ang dami pa rin talaga na naghihirap. Gusto ko rin balikan, no? Yung pag-arte. You're working with other directors. Diba meron tinatawag na actors, director, etc. So, sino ang mga gusto mong mga direktor na nakatrabaho na? Huwag mo nang sabihin yung hindi mo gusto. Yun, hindi, okay lang. Sana mabuhay ulit si Lino Broca. Marami. Si
ito, batang-bata, pero mukhang influenced by Lino Broca, si Love Diaz, yes. Parang para sa akin, meron siyang spirito ng katulad ni Lino in terms of being an actor's director. Napaka-quiet. Yeah. Si Lino, hindi yung nagmumura, hindi yung sumisigaw. At inuunan niyang asikasuhin ang welfare ng crew at saka ng actors niya kaysa sa sarili niya. And very quiet way of directing. Hindi ka matatakot. In fact, mas magkakaroon ka ng confidence. He actually heightens your creativity. Kasi napaka-quiet. Ganon din si Love. Oo. Si Love is so quiet, so intelligent, so humble, na ang magiging mararamdaman mong responsibility mo ay tumulong sa kanya para magawa yung kanyang objective as a director. Ito, ano ang last words mo para sa inyong mga fans? Meron ba? And audience, who have supported you throughout the years? Meron yun, fina-follow ka pag lalabas si Nanding, manunod ang mga tao. Sana supportahan nyo yung mga productions ng theater, ng TV and film na palagay nyo makakatulong sa ating lahat. Hindi lang yung tumawa kayo o umiyak kayo, kundi sana supportahan nyo yung mga pelikula, television shows and theater productions that can help us become a better nation, a better country, better human beings. Maging intelligent siguro talaga tayo sa pagsuporta at saka pagpanonood ng mga pelikula na mas makakatulong sa ating pagiging mabuting tao. Sa amin po, ang aming guide din bilang artist ay pag actor ka o artist ka, you should be a good human being. So ganun din siguro ang gusto naming iparating sa ating manonood na lahat tayo kailangan maging mabuting kapwa-tao. Oh, thank you so much. Magbabalik tayo after a few reminders. Welcome back to City Pinoy with our guest, Tata Nanding. Oh, Tata Nanding, meron akong listahan dito. Parang slam book. Alam mo yung slam book noong araw, di ba? Oh, ito. One word na sagot, kung pwede. Three words pwede rin, pero mabilis lang. So, what was your first movie you remember watching in a theater? Movie? Ah, oh. Dagohoy. Ah, okay. All right. Favorite movie quote? Ano yun? Yung kala mo lang wala, pero meron. Okay. Best cinematography na pelikula? Para sa akin? Mm-mm. Lino and Love. Underrated movie. Underrated movie. Love Diaz. Sa Pilipinas. Oo, sa Pilipinas. Sa okay Pilipinas. Lang yan. And guilty pleasure. Meron ko na pinapanood na. Porn. Okay. is there a particular movie that changed your perspective? Dagohoy, I think. Yeah, the first movie that you saw. Young as I was. Oh. Okay. Favorite movie from your childhood, Dagohoy din? Dagohoy. Oh, wow, grabe yun. Ano? Panoorin na nga natin uli yan. Okay. Yung, which movie do you think has the best screenplay?
Tinimbang kang kulang ni Lino. Okay. Have you ever participated in a movie marathon? What's... In other words, binge-watching, you know, like... Yung tuloy-tuloy, tapos anong mga movies ang pinanood mo. Mm-hmm. Okay. Which actor or actress would you love to meet in person? Keanu Reeves. Keanu Reeves would be great, okay. Do you enjoy watching documentaries? Yes. Okay. Yes, Holocaust documentaries particularly. Gusto ko sana ang tanongin, pero nandito na tayo sa parte ng programa. But, memorable movie, twist or surprise ending? Yung mga... Death Row of Joel. Talaga, kailangan mag-isip ng matagal yan. Thank you so much. Maraming salamat. At diyan nagtatapos ang ating episode ngayong araw. Maraming salamat kay Nanding Josef sa pagpapaunlak sa aming imbitasyon ngayong araw. Patuloy po nating tangkilikin ang pelikulang Pilipino. Catch us again next time at TVUP as we bring in another Filipino film artist for a chat. I'm Gigi Javier Alfonso. Hanggang sa muli, ito ang Sinip Pinoy.